What's up, Madam People? Parang nasa showtime lang, no? By the way, binago ko yung introduction natin yan kasi meron akong bagong impormasyon na isi-share sa inyo ngayon. Nakikita nyo ba yung hawak ko ngayon? Itong bagay na to, ito yung ginagamit sa ping-pong. Hindi, joke lang. Pansala to. Kasi itong pansala na to, katumbas ito ng isang organ natin sa katawan. Yun yung kidney. Si kidney kasi, siya yung sumasala ng lahat ng dumi galing dun sa kinain natin. Hindi ba from the start, kakain tayo. Mula sa bunganga, dadaan sa esophagus, and then yung apdo magre-release ng bile juice. Si pancreas magre-release ng insulin para basagin or paghiwa-hiwalayin yung elemento ng kinain natin. Ang tanong, bakit binabasag ng mga digestive juice yung elemento mula doon sa kinain natin? Kasi pipick upin ni dugo yung nutrients na yun. Dadalhin niya sa iba't ibang organ natin. Like for example, yung mga pagkain kulay violet, bibit-bitin ni dugo papunta yun sa utak. O kaya naman yung mga pagkain kulay yellow, bibit-bitin ni dugo papunta yun sa ating mga mata. O kaya naman yung mga pagkain mabubuto, yung nutrients nun, bibit-bitin ni dugo papunta sa ating mga kasukasuhan para langisan yung ating mga buto. Pero bago niya gawin yun, ang unang gagawin ni kidney, sasalain niya yung dugo. Sinecheck niya kung may dumi. So meaning, pag kumain tayo ng mga pagkain hindi masustansya, like for example, magbigay ako ha, baboy, manok, tilapia at bangus at lahat ng processed food, pag kinain natin yon, magsisilbing dumi yun ng dugo. So ano nga gawin ni kidney? Sasalain niya lahat yun. So every time na nagsasala si kidney ng dumi, ng dugo, naiipon yun. So kapag napuno yung pansala, ano mangyayari? Hindi na siya makakapagsala. Kagaya yun sa isang taong nabarahan na yung kidney niya. Kaya mapapansin nyo iba, ano yung mga sintomas kapag ka yung dugo ng tao madumi? Una, madalas ihi siya ng ihi. Pag talagang malala yung dumi, makakaramdam siya ng pananakit ng balakang kasi nandito yung kidney. And then, kapag siya nakaramdam or nagkaroon siya ng mga sintomas na namimingi siya, yung tunog na ing at kagaya ko, nakakaranas ako ng paglalagas ng buhok, sure ball, kidney ang problema nun. Madalas, problema yun ng mga lalaki. Kaya nauubos ang buhok. Hindi lang yun. Kapag ang kidney tuluyang nabarahan at hindi na makalabas yung dumi na nasala niya para iihi, ano nangyayari sa tao? Namamanas. So ano yung mga paraan ng ospital para maayos yung kidney? It's either ipapadialysis 1-6 every session. Pagka talagang malala, 3 times a week. Yung iba naman, kidney transplant, so papalitan yung kidney. O kaya naman yung iba, ooperahan, tatanggalin yung bato. Pero bakit hihintayin pa natin makarating tayo sa ganung sitwasyon, eh pwede naman nating iwasan. E delisin yung lahat ng pagkain na bibigay dumi sa dugo para hindi napupuno yung kidney. Ano gagawin natin? Uminom ng sabaw ng buko, isa. Pangalawa, kumain ng mga pagkaing magaganda para luminis yung bituka. Pangatlo, syempre, gagamit ka na ng DXN product. Ang DXN product, hindi siya gamot. At hindi siya dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Supplementary siya. Nagpapalakas ng immune system. Pag ang system malakas na, may kakayahan itong itapon lahat ng dumi sa loob ng katawan. Pwedeng sa pamamagitan ng pag-ihi, ng pagdumi, ng pagpapawis, ng pagbumuta, o kaya naman ng pagbahing, sipon o ubo. Pag naitapon niya na yung dumi, magre-repair siya ng organ na nasira. Doon nagagaling ang isang tao. So, hindi na problema ngayon kung ang tao masisira yung kidney niya at mauwi sa dialysis kasi may solusyon na. Kung meron kayong mga tanong, meron kayong suggestion, comment lang kayo sa comment section. At abangan nyo pa yung mga topic na inihanda ko. Hanggang dun lang. Goodbye, mga partner.